pinagpunta na ayusin dito ngayon. Tuhog. Ayan o. Tuhog yung ilalim na ito sa walya. So, paano nga ba natin ayusin yan? Panoorin nyo ito kung paano natin ayusin yan. Kasi sa ibabaw, ayos naman yung tahi niya. Yung ibabaw niya. Pagdating dito sa ilalim. So, check natin yung bobbing case. O, kung maluwag yung bobbing case o yung rewinder, check natin. O kaya sisigipan natin dito. Tingnan natin kung masigip na rito. Ayan o, masigip na siya rito. Ayan, masigip na siya rito. O ganyan, masigip na siya rito. Adjust na tayo dyan sa feeding niya. Doon sa likod. Yan na natin yung adjust. So, check ko muna yung bobbing case niya rito. Sa ilalim, bago tayo mag-adjust doon. O, panoorin nyo kung paano natin ayusin ito. Ang tuhog, grabing tuhog. Video lang gagawin ko. Tingnan ko muna yung ano. Bobbing case. Tingnan natin kung maluwag ito. Yung nakita nyo, may naano siya sinulid sa ilalim. Baka ito yung sanhi kung bakit nagtutuwan niya. So, tanggalin natin yung sinulid na yan. Ayan, tanggalin natin. So, ipasok na natin yung rewinder. Medyo may kaluwagan nga lang. Ayan, sisipan natin ang bagya ito. Kaluwag yung bumababa. Ayan, nalagay na natin. Hindi na siya bumababa. Kasi masyado kaninang ano, bumababa siya. Hindi na siya. Medyo masigip na ng konti siya. Subukan na natin ilagay. Paglagay nyo, kailangan tumunog din yan. Kasi pag hindi yan tumunog, hindi yan nagpasok talaga sa loob. Kunin ko lang sa ano. So, yung paganyan natin, ganyan natin yung ilalim. Tapos hilain natin. Pag hinilan nyo, pag may bumara, ibig sabihin, may iba na yun. Sa ilalim ang diferensya nun, kaya nag-ano siya tuhog. Pag hila mo ng ganun, tapos pag hinanyan mo ulit, pag bumara siya, ito wala naman siyang baraw. Ayos naman siya. Kaya, kung sakaling bumara siya, o sumasabit, sa ilalim yun, o kaya sa bobbing case ang problema, kapalitan nyo yung rewinder, yan yung choice na pwede nyo gawin kung sakaling magtuhog yung ano yung makina nyo. So, subukan ko ulit sa ritaso. Subukan natin sa ritaso ulit. Tandarin lang natin. Yun lang. Tayo pumasok yung power kagad. Pag ganitong nangyari mga kasawer, pag hindi kagad pumapasok yung kuryente, ang gawin nyo, ganito. Apakan nyo muna siya. Hindiin nyo, ipull yung apak, yung apakan. Then, huwag nyo muna buksan to. Ikutin nyo muna to ng ikutin. Mabilis na ikot, tapos sabay on. Yun ang gagawin nyo. Okay, hawak ako. So, ganitong gagawin ko. Ikutin ko ng ikutin, tapos yung kamay ko rito, nakaready na. Para pag bumilis ang ikot, sabay ko pinto dito, sabay bitaw lahat. Yan ang gagawin nyo pag nahina pumasok yung kuryente. O ganito. Dahil mo. Naapak yan. Nasa, napul na apak yan. Sagat po apak yan. Dinigyan ko na ito. Ayan, pumasok na yung kuryente na. Ganun lang ang gawin nyo mga kasawa. Kasi minsan sa kapasitor din yan. Check nyo yung kapasitor kung baka may tama na yung kapasitor. Saka nyo palitan. So, dito na tayo. Ano lang yung gagawin nyo kung sakaling kumagal pumasok yung kuryente. Uugong-ugong lang siya. Ikutin nyo siya ng ikutin. O kaya tanggalin nyo muna yung belt. Doon kayo umuikot sa ano sa pulley ng motor. Doon yung ikutin para mas mabilis. So, dito muna tayo. Basta tayo dito. Masinsin siya. Oh, pero meron talaga. So, ang gagawin natin dyan, sigipan natin to. Try natin sigipan to. O kaya maraming dumi. Sigipan ko to. Kaya lang masyadong masigip na eh. Pag ganito siya mga kasawal, masigip na siya rito. Pero tuhog pa rin, ganito ang lumalabas. Dito na tayo mag-adjust niyan sa likod. Kulin natin kasi sinigipan ko na. Pero sobrang sigip na oh. Ganun pa rin. So, hindi na rin lang siya sa sulang sikit. Pero tumog pa rin siya. Ang nangyayari nito, dito na talaga sa likod. Pero may parampa to rito. Tuturo ko na rin sa inyo kung paano. Dito muna tayo bago tayo mag-ano sa likod. Dito lang ano talaga. Ito sobrang sikit lang. Gagalin natin kasi maayos naman siya. Tingnan natin yung
Taas natin ng konti yung ribbon o kaya yung position ng finger, galawin natin. Maraming problema nito kasi sagad na yung stitches niya rito. Sagad na, nakabull na siya. Ayan, nakasagad na siya rito. Pero masinsin pa rin. Mga problema rin. So dito muna tayo. Adjust ko tong position ng finger na to. Kasi nakababa, ibaba natin siya. Tulak natin pababa. Ito kasi pag binaba mo to, ibig sabihin, sisigip yung tahi. Pagpataas naman, medyo luluwag. Ayan, binaba ko siya ng sagad. Pag hindi na natin nakaya rito, doon na talaga sa likod. Yung video na sana to, kaya lang medyo matagal-tagal. Nabawasan ng bagya. Ngunit talagang masikip talaga yun. Hindi na natin pwede sigipan ito kasi sobrang sigip tayo. Papatid na nga rin siya. So pag ganito na ang problema, so dito na talaga tayo sa ano. Sa likod tayo mag-a-adjust. Yung feeding niya, halitin na yung baguhin natin yung feeding niya. So nung face tayo, kung dito talaga tayo sa likod, medyo matrabaho rin ito. Ayusin din natin ito kasi sagad na siya. Hindi, pakita mo. Sagad na siya rito. Pero masinsin pa rin yung tahi. Ang mga trabaho ko eh dito tayo sa likod. Yan, marami na rin tayong vlog dyan. Pagbukas nito, tatanggalin ko lang itong mga tornilyo na to. Yan, yan tayo mag-a-adjust. So ayun mga kasawa, nabuksan ko na, tanggal ko na to. Buksan na natin para sa dito tayo mag-a-adjust nyan yung feeding nya. Yan dito. Yan. Kung makikita nyo dyan na iba yung style ng pagkalagay nito, dito ako mag-a-adjust. Yung iba kasi dito banda. Ibig sabihin, ito original kasi ito ng makina. Mga sinaunang makina ito, kaya dito tayo mag-a-adjust. Yung mga puti kasing mga makina, dito siya. Iba yung adjustan ng feeding niya. Kaya ito, dito tayo mag-a-adjust. Yung dalawang tornilyo na yan. Yan yung i-adjustan natin. So, ito, lulugan to. Yung dalawang tornilyo na yan. Pati ito. Ano lang. Huwag yung masyadong luwag na luwag. So, maluwag na siya. Ito, ibaba ko siya pababa. Para yung ngipin tumaas. Adjust yung feeding nito. Ayan, bababa ko, ibaba. Higpitan ko na. O, dito na ako mahigit sa taas. Balik tayo dito, higpitan na natin. Ayan, nahigpitan na natin. Subukan na natin yung lipan na rin. Sabay-sabay yung kulay. No. Tapos dito ko dito. No. Ayan, luluwagan ko rin to. Luluwagan natin. Ayan. Kasi sisigip na yan. Kaya ganun ang gawin nyo mga kasuwal. Kung sakaling tuhog pa rin, sobrang sikip yung nato rito, pero tuhog pa rin, ganun yung gagawin nyo. Doon na talaga kayo, baguhin nyo yung feeding. Sa feeding na kayo mag-a-adjust.
pumasok. Okay na siya mga ako. Walang problema kasi yung wala tayong nakitang ano, throwaway ba kasi yung cellphone natin full na storage. Next time na lang ulit.